Ikalimang Kabanata. Mga bilin sa mga namumuno sa iglesia at sa mga kabataan. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayo maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo, dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan. Amen. Mga pangangamusta, isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Kapatid natin siya kay Kristo at talagang mapagkakatiwalaan. Napalakas ko sana ang inyong loob sa pamamagitan ng sulat na ito at napatunayan ko ang kabutihan sa atin ng Diyos. Manatili kayo sa kabutihan niya. Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia. Katulad niyo, mga pinili rin sila ng Diyos na maging mga anak niya. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sa inyong lahat na nakay Kristo, sumainyo nawa ang kapayapaan. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.